So marami lang nagtatanong nito, yung potential $1 billion na lifetime contract ni Steph Curry sa Under Armour. So malapit na daw kasing ma-finalize yun. Meron kasi talaga siyang brand under din sa company, parang kay Michael Jordan sa Nike. Since naging elite at legendary player si Steph, ay meron siyang nagawa sa kanyang franchise, brand at kahit saan man madikit ang pangalan niya. Ang Golden State nagawa niyang billion dollars na franchise at top 3 ngayon sa may pinakamahal na value sa NBA. Ang deal kasi ni Steph sa Under Armour ay nasa $215 million na matatapos yon sa 2024. Nasa dalawang taon na lang. Nag-join din si Steph doon noong 2013. Malamang alam nyo na rin ang story ni Steph dyan kung bakit hindi siya pumirma ng Nike. So si MJ dati pinabayaan ng Adidas at napunta sa Nike dahil ayaw tapatan yung offer. Ang isa naman sa backstory or kwento dito kay Steph ay na-mess up nga ng Nike yung pangalan niya. Yung $1 billion na potential contract ni Steph ay nung 2016 pa talaga pinag-uusapan yon. Nung nasa MVP caliber talaga siya at nung mananalo siya ng kanyang ikalawang MVP award na nakuha din ng Golden State yung record sa NBA history na may pinakamaraming panalo sa regular season. Kasabay kasi noon ay tumataas na din ang benta at revenue ng Under Armour. Pati yung stocks na target ng brand na $64 per share ay umakyat ng $82 per share na mas malaki kumpara sa inaasahan. Nang 2019 din, nagkaroon ng revenue ang brand ng $5.2 billion. At ang sinasabing dahilan, si Steph, dahil nga sa kanyang pinakita noong mga taon na yon. At yung kumpanya, maituturing mo pang mas bata kumpara sa Adidas at sa Nike dahil tinayo yun noong 1996. At talagang pinaka-focus noon ay pang NFL or American football. Nung time talaga ng kasagsagan ni Steph at ng Golden State na pumapasok sa NBA Finals noong mid-2010 era, ang makukuha ng brand ay nasa $14 million, yun na expected na kanilang magiging value. Ang dahilan di umano ng kontratang $1 billion na ibibigay dito kay Steph ay dahil takot ang Under Armour na umalis si Steph sa kanila dahil sa hindi pagkakasundo ni Steph at nung founder nilang si Kevin Plank. Ang dahilan di umano noon, base sa report, si Kevin Plank ay maka Donald Trump. Si Steph naman nagdi-disagree sa mga sinasabi maganda nitong si Plank kay Trump noong mga 2017 pa. Nang 2018, sinabi din ni Steph dito kay Kevin Plank na aalis talaga siya ng brand. Dito naman pumasok yung tinatawag nila ngayong Curry Brand na para talaga siya ang maging mukha ng company. So bago pa lang pumasok talaga yung usapan ng $1 billion ay hindi pa nababago ang isip nitong si Steph na aalis talaga siya ng company. Si Kevin Plank naman ang sinasabi ng mga analyst ay nagre-rely talaga ang kanyang company dito kay Steph na kapag umalis ay babagsak yung value at itong si Steph ay pwede pang makuha ng mga brand gaya ng Adidas at Nike kung saan pwede silang mas malaki ang makuhang revenue sa kanya. So yun ang dahilan ng $1 billion na posibleng ibigay dito kay Steph at maging billionaire na din ang rating nitong si Steph sa kanyang mga kinita dahil nga yung isa sa mga company na pinalaki talaga niya ay takot na iwan niya. So hanggang dito lang ulit at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.